Pero hindi pwede kasi syempre, di ba, nag-iingat tayo. Di ba? So, ayun na nga po. Wow, thank you po sa palitran. Halo-halo ni Arjen. Thank you so much po. Kinikilig naman ako, guys. Oh, wait lang po. Patapusin ko lang po yung announcement ng barangay namin. Ah, stick show may na may egg? Ano yung tao? Ayan, naiintindihan ko po kayong lahat na hindi po kayo makakapaghulog ng virtual gift ngayon dahil lahat po ito hinuhulog po natin sa BBS ni Leo First. So, doon pa lang po masasabi ko na sobrang thankful po ako. Hindi ko naman po kailangan na maghulog po kayo na maghulog sa akin kahit unahin muna po natin si Leo First. Kasi sa akin naman po, ang kakay ko dito is mag-share po sa akin ang mga experience ko sa pageant. Ayan, pumiyok na naman po ako, mga be! Ayan, ang ano ko lang po is yung mag-share dito. Wow, thank you po sa Chocolate Hills, Team Ella kayo, Biab! Oh my God. Sino yun natin? Ikaw yan? Ano ba naman yun? Ikaw pala yun? Kala ko naman ay kung sino. Wait lang. O, tingnan nyo naman po yung pimpol ko. Oh. Kakapuyat ko po yan. Ayan, salamat po sa lechon. So, anyways. Yun nga po. Doon pa lang po nagpapasalamat po ako sa inyo lahat dahil tinutulungan nyo po si Leofer. Hindi ko po kailangan yung mga virtual gifts na yan. Pero sobrang ko po na-appreciate yung mga binabagsak nyo na yan. Mas kailangan po natin na ilagay po yan sa BBS Leofer po dahil kailangan na kailangan niya po tayo ngayon. At saka ang pakay ko lang po dito is mag-share po ng mga na-experience ko sa pageant, kung paano po nagme-makeup, kung ano po yung mga ganap. So, kwentuhan lang po tayo dito. More on casual kwentuhan lang po talaga tayo. Good vibes lang po talaga tayo dito. Okay? Mga community? So, ayun nga. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao at San Mansulok ng Mundo kahit OFW ka pa. Maraming salamat po sa pagtutok, pagbagsak ng mga virtual gifts. Sobrang ko po na-appreciate ng mga binabagsak nyo sa akin. Taos-puso po ako nagpapasalamat sa inyo. Kulang pa po ang pagpapasalamat sa lahat po ng binibigay nyo. Kung pwede nga lang po talaga na isa-isahin ko kayong kausapin pero napakahirap po talaga dahil sobrang busy po talaga. Pero palagi nyo po tatandaan na nagpapasalamat po ako sa inyo at mahal na mahal po kayo ng sobra pa sa sobra. So, ayun nga po, dahil marami-rami na po ang nanonood, mag-i-start na po tayo. Okay? So, ayun na nga po. Hindi po talaga ako nag-makeup. Hindi po ako mahilig mag-makeup. Excuse me. Yun po, hindi po ako mahilig mag-makeup. So, may makeup artist po ako. Ang makeup artist ko po ay si Mama Web. Ang unang-una ko po naging handler is si Ate Mona. Parang na-discover niya ako is nung nag-photoshoot po ako. Tapos po, after nun, si Mama Web po yung naging makeup artist ko. Team Kalma po siya, si Mama Web. Hanggang sa siya na po na siya yung nagiging makeup artist ko. Kung mapapansin niyo po, lahat ng features ko po, siya po ang halos na nag-makeup po sa akin doon. Pero mas more on po, like nag-explore din po ko sa ibang makeup artists. Meron din po na ako na lang din po yung nag-makeup sa sarili ko. Kasi po, pag tumungtong ka ng national pageant, lalo na po nung nagmutya ako, sarili mo lang ang makakatulong sa'yo. Sarili mo lang yung mag-aasikaso sa'yo. So, pinag-aralan ko po talaga mag-makeup. Ultimo, parang yung makeup po, may mga numbering niya kung ano yung unang i-apply. O Mare, papatay naman ng music mo, Mare. Ayan, si Maring Aisel, nag-music. Alam niya pong nagla-live ako. So, anyways. Yun nga po, nung nagmutya po ako, sarili ko lang po yung nag-makeup sa akin. Pinag-aralan ko talaga yung mga makeup ko. May numbering niya kung paano pagkakasunod-sunod. Yung like yung primer, concealer, foundation, yan. May numbering po yan. So, yun po. Ganun po yung nangyari. And yun nga, parang sabi nga nila, minsan nasasabihan ako ng bata ako na,
sabi nila, ayun na ba yung si Ella? Kasi hindi nga po ko pala ayos, hindi po ako mahilig magkilay or mag-makeup. So sabi ko sa isip-isip ko po, sabi ko ayoko malibak. Alam niyo ba, community, ang malibak, ayoko pong malait. Ang malibak is yun eh, salita namin yan sa aming bayan ng Katanawan. Mga Katanawanin po, alam niyo rin. Yung mga nanonood pong Katanawanin dyan, alam niyo po yung salitang libak, di ba? So yun po, ayoko pong malalait ako. Pinag-aralan ko talaga pong magkilay. Kaya kilay is life, guys. Ayan, kilay is life. Kasi manipis lang po talaga ang kilay ko. So ako po, ang ginagawa ko lang talaga, everyday look ko lang po. Kilay, blush on, ano, lipstick, ganun lang po ako. Hindi po kasi ako mahilig mag concealer or foundation kasi parang ano po, ako mainipin ako. Sobrang mainipin po ako. 'Di ba? So, yun nga po, nung time na nagmutya ako, grabe, hindi ko alam gagawin ko, hindi ako marunong yung mag-makeup. So, sobrang nagpapasalamat sa ibang candidates na naging friends ko na tinutulungan nila ako, yung roommate ko, tinutulungan niya ako. So, yun, happy lang ako na gano'n yung nangyari sa akin. Diba? At saka dyan sa mga ano dyan, aspiring na beauty queen. Laban lang ng laban. Kasi wala na, lahat naman ng tao ay pwede sa pag-beauty queen. Okay? Hindi dahil yung maganda, yung ganito, ganyan. Wala pong ganun. 'Di ba? Basta meron kang ano, like yung meron kang talino, ganda ng kalooban. Kasi ang ganda naman, pwede naman natin 'yan ano, pa-enhance. Eh. Sa panahon ngayon, modern na tayo, edi napapa-enhance na natin lahat ng bagay. At saka 'yun nga, yung syempre walang masama sa pagpapa-enhance. Walang masama sa pagpapa-enhance basta wala kang tinatapakan ng ibang tao. Kung feeling mo dito ka masaya, okay lang, 'di ba? Hayaan nyo na husgahan kayo ng ibang tao. Eh, bakit? Alam ba nila yung pinagdaanan mo? Di ba? Hindi naman. Yan. Ganun yan. Wait lang. Inom lang ako, guys. Ang sarap-sarap kasi nito. Naubos na. So, yun na nga po. Babalik po tayo doon. Sa pagpa-pageant-pageant po. Dati talaga, hindi ko po nakikita yung sarili ko na magpa-pageant ako. Kasi nga, parang boyish po ako. Tapos puro pinsan ko talaga mga lalaki. Tapos yung mama ko kasi, beauty queen si mama. Si Mama Sheila. Ano siya? Nung kauna-unahan siyang binibinong Bondok Peninsula. Nakwento ko naman sa inyo ito eh, last week. Diba? Nakwento ko na siya sa inyo. Na ano lang ako, parang sinabela ko na sundan ko na yapak ng mama ko. Ganto-ganyan. So, trinay ko lang po. Pero kung alam niyo lang po, kung kilala niyo lang po yung sister ko, grabe ang height nun, sobrang tangkad. Gusto ko nga maging height 5'9 eh, kaso hindi na ako inabot eh, 5'6 and a half lang po ako. Kahit anong pagpapatangkad ko, wala talaga nangyayari. So ako po parang pinakabata. Ayan po, tsaka ito pala po, gusto ko din pong i-ano na tong moment na to na magpasalamat po sa lahat ng taong sumusuporta kay Leo Fer. Lalo na po yung mga kaibigan ko po, si Aisel, si Dale, si Christian, si Quincy, si Gail, si Amanda. Sino pa ba ang hindi ko natawag? Oh, sino ba hindi ko natawag? Si Amanda. Oo, nandun na. Sa Team Salazar. Ayan, yung mga Team Salazar, Kumares, Team Ella, Team Aisel, Team Amanda, Team Quincy, Team Gail. Whew! Grabe! Naubos ang laway ko, be! Pero yun nga, sobra pa ako nagpapasalamat sa inyong lahat, lalo na po sa mga tao, walang sawa sa mga suporta kay Leo Fer, lalo na po yung family niya, yung mga Team Leo Fer. Saludong-saludo po ko sa inyo kasi nakita ko talaga na 24 hours din po kayo na gising, buhay na buhay po. Pasensya na po kayo kung hindi po ako masyado nakadaan po sa ibang live nyo po kasi po medyo busy po ako. Ang dami pong ganap na ginagawa. So, pasensya na po talaga kayo. Pero ayun po, hanggang sa makakaya ko po, tutulong po talaga ako kay Leo Fer. Ganun po po kamatalga si Leo Fer. Yeah! And, ayun nga po, wow, maraming salamat po sa mga nagbabagsak po dyan, mga virtual gifts. Sobra ko po na-appreciate yan. Yan, bagsak lang po kayo ng bagsak.
Ito talaga si Kumari, nagpapatugtog talaga mga community. Bida-bida talaga to. Sorry na tanisroon ako, be. Sorry na. Ewan ko sa'yo eh. At saka pala guys, may sasabihin kami sa inyo. Siguro nagtataka kayo kung bakit kami ni Aisel hindi kami naka-outfit kagabi dun sa primetime show. Kasi biglaan lang po yun. Pinasilip lang po kami, pinadaan lang po kami. So pasensya na po kayo kung hindi po akma yung suot namin sa event. Pasensya na po talaga. Kung aware naman po kami, syempre bobonggahan na po namin. Pero joke lang po. Love, 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 love lang po tayo talaga dito. Sobrang po kaming thankful dahil na-invite po kami ng PBB ulit sa primetime show na, which is last na gabi na po na Sabaw yun. So, ang saya po, ang sarap sa feeling na nakasama po namin si Chico, si Ralph, si Amanda, si Miss B, at saka si Kuya Robby. Tapos syempre, kasama ko pa yung kumari ko dahil nandito nga kami sa iisang bahay po. So, thank you po dahil ang dami pong nanood, ang dami pong sumubaybay ng huling Sabaw. Ay, naku, ang bilis talaga mo. Tapos na talaga yung PBB, so nakakalungkot man po talaga. Pero yun po, sobra po ako naging thankful na naging parte ako ng PBB. Kasi kahit anong mangyari, dala-dala ko na po siya eh. Dala ko na talaga siya buong buhay ko na, oh, parte ako ng PBB. So, ang saya ko sobra. Mahal na mahal ko talaga po ang PBB. Kung hindi po dahil sa kanila, wala po ako dito, wala po kayo, wala po yung mga nagmamahal sa akin. Hindi ko po mararamdaman yung ganito na ang dami pala pong nagmamahal sa akin. Oh, nalulungkot po ako kasi hindi ko po talaga nai-imagine yung sarili ko na marami pong magmamahal sa akin, marami pong susuporta sa akin. So, mahal na mahal ko po talaga kayo. Sobra po, sa sobra. Alam ko po na hindi ko po mapi-please lahat na gustuin talaga ako. Pero tinatry ko po yung best ko talaga na makisama pa rin, magpakumbaba pa din. Hindi ko naman po kailangan magbago para sa ibang tao, para magustuhan nila ako. Kung ano ako, nung bago ko pumasok ng PBB, nung nasa PBB ako hanggang sa paglabas ko dito, ganun pa din naman po ako. Di ba? Walang kailangan baguhin. Kasi proud po ako na naging parte ako doon na na-share ko sa inyo yung mga bagay na na-adapt ko sa magulang ko. Na nagpapasalamat ako na sila yung naging mama at papa ko kasi ang dami ko pong natutunan na hindi ko din akalain na meron din pala po kayong matututunan sa akin. So, ayun po, hindi ko naman po sinasabi talaga na alam ko ng lahat. I'm still learning pa din po. May mga bagay pa din po ako na hindi alam tulad po ngayon. Nagka-catch up muna po ako sa mga current events nitong mga last time po. Kasi syempre marami po ako na-miss out na mga news. So, ngayon po nagbabasa-basa muna po ulit ako ng mga articles. Kailangan ko muna po ulit maging updated. Kasi nga po, di ba sabi ko sa inyo, ang tunay na laban pa rin naman po talaga is nandito sa labas ng bahay. Hindi pa rin naman po natatapos yung pangarap ko kasi pangarap ko po talaga na makatungtong pa po sa Binibining Pilipinas, sa Miss Universe. So, nagre-review pa rin po ako ngayon. Ayan, a little chika-chika lang sa inyo na ngayon pa lang po naghahanda na po ulit ako na mag-review-review. So, kita kids, abangan nyo kung kailan ako tutungtong doon. So, yun po. Thank you so much. At ayan nga po, sabihin ko lang po sa inyo lahat ng mga community, hindi ko po hawak ang puso ng aking mga team, ang Team Ella. Kahit sabihin ko man po na more on BBS po tayo kasi syempre po, ang lungkot lang po na mayroong mga BBE, pero hindi ko po hawak yung mga puso nila eh. So, sila na pong bahala kasi freedom naman po nila yun. Hindi naman po ako yung tao na kailangan diktahan ko sila na huwag kayong ganito, huwag kayong ganyan. Kasi may kanya-kanya na po silang isip. At alam ko po na ginagawa po nila yung alam nilang karapat-dapat talaga. Hindi ko man po sinasabi na pinopromote ko yung mga negative na yan. Pero yun nga po, sana po respetuhin nyo na lang din po yung respect. Yung respetuhin nyo na lang din po yung desisyon ng mga Team Ella kasi para po sa akin, kahit ano pong gawin ko, nasa sa kanila pa rin naman po yun kung makikinig po sila or hindi po. Hindi naman po porket na ganun po yun nangyayari is parang